So magandang araw sa inyo lahat. So wala dito yung ating Tagalinis kasi kadalasan sa kanila is Muslim. So ngayon ay nasurse, nagdadasal sila. So since wala pa sila, tayo muna maglilinis. Papakita ko sa inyo kung paano kami maglilinis ng ating mga dasos. So gagawin natin ngayon is ito yung ating Rosita Bindila variety. Yan. Bawat isang batch nito ay 25 pieces. Tanggalin muna natin lahat ng kanilang cover na karton. Pag mabilisan talaga, ganito yung ginagawa ko. Bawat layer yan ay apat-apat. Ganyan lang, oh. Fifty. 100 kilograms. So ang daming oven. Yung mga kaibigan. So isang bunch, 25. Tapos na. Ganoon lang, katalik. Tapat kasi per layer na yan, tapat ang laman yan. Bawat aking ganoon na siyang balik. Ganito yung pag mabilisan na paglilinis. Kasi pag paisa-isa, tatagal tayo yan. Ang importante talaga, tingnan natin kung nakuha yung tinik. Kailangan tanggal yung tinik. Kasi mahirap na merong tinik, makukomplete tayo sa customer. Sabay-sabay natin tatanggalan ng tinik at saka yung ibaba na dahon. Yung dito sa ibaba, kailangan wala lang dahon, walang tinik. Kasi pag mayroong dahon na natira at saka mayroong tinik, eh, dyan, napakalaging istorbo yan pag gumagawa. Napakatagal gawin. Sa mga nagahanap ng cleaner na ganito, pwede kayo makabili sa sa mga supplier ng flower shop, mayroon yung bilog, yung yellow. Kaso, yung yellow, maganda gamitin yun. Ang problema is nagkaka-crack, nasisira, mabilis. Di katulad itong metal na pangmatagalan. So, ito na yung 100 na Rosita Bindila. So punta tayo load sa aking pwesto. Dito kayo sa aking kasi pwesto dyan ng mga iba-ibang lahi. You're at this one bro, 50-50 bro. Tapos ang sunod natin na gagawin is yung paglilinis ng petals. Ano yun? Isa-isa natin yung lilinisan ng petals. Crush bro, 50-50 no? Normal lang talaga sa mga rose. Kahit fresh roses pa yan, may merong tinatawag na forced petals. Kasi yung mga gilid niyan is mga green. Pero kung mga authentic na mga design, yung mga gusto natin ng mga exotic na marina design, natural, hindi na namin tinatanggal. Kasi natural yan eh. Hindi yan na, hindi yan na dunot, untong tawag dyan. Hindi yan lanta. Kumbaga natural yan na yung rose, meron talagang yung mga first petals niya, is kulay green, dito. Pinapakita ko yung paglilinis natin hanggang sa paggawa ng bouquet. So, ang may papakita ko lang sa inyo ngayon is yung paggawa ng bouquet, paglinis at pagtanggal ng first petals. So, yun ang main topic natin ngayon. Paano natin nililinisan ang bulaklak ng mabilisan? Minsan mas
nahihirapan kaming maglinis kaysa gumawa. Kasi kami, sa gawa ay, ang 100 pirasong bulaklak, pag round bookie lang yan, nasa more or less 5 minutes lang ang isang daan. Sa mga nagtatanong naman kung paano natin pinapanatiling fresh ang ating bulaklak. So, pagka-receive natin ng bulaklak, kunwari ako nagbigay sa'yo ng regalo, siyempre pagkatapos mong picture-picturean, so tingnan mo ng maayos, tapos mas maganda kung ililipat mo sa base. Ayan. Pagkatapos mong ililipat sa base, every 2 days, mas maganda kung puputulan mo siya ng 1 inch, or kahit half inch lang, para ma-refresh yung ating bulaklak. Para makakainom na naman siya ng tubig. So ayan. Pero kung gusto nyo mapanatili na malinaw ang tubig, hindi babaho, mainam na magpatak kayo ng sunrock sa tubig na pinagbababaran ng steam ng ating rose. Kunwari, lalagay nyo sa base, patakan nyo ng mga 3 patak yung tubig na nilagay ninyo. Parang manatili na clear ang tubig na pinagbabaran. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng sunrock or kahit anong na pang ano, bleach, mga chlorine, hindi nilagyan. Bro, ang nangyayari yan is nagiging green ang tubig. Pag tumagal-tagal, naging 5 days, 7 days, ang nangyayari dyan is bumabaho yung tubig. Pero pag mayroon yan sunrock, kahit 1 week yan, hindi yan mag-green. Kung nakikita nyo sa mga hotel, yung mga lobby ng mga hotel, ng mga display, nakikita nyo clear ang tubig, sobrang clear ng tubig, yan ho ay ginagamitan ng zone rocks or chlorine. Yan. Yan ang mga teknik dyan. Okay naman. Kung meron kayong katanungan tungkol dito sa ating paggawa ng bulaklak, eh maaari kayong mag-comment. So, medyo natatakpan yung camera natin. Place natin ang camera, ayan. Medyo mayroon siyang shade na itim sa gilid kasi yung ating stand. Tapos yung sama din, ano yung mga gusto dyan, pero kung may lulat, meron. Kung gusto nyo matuturo ng bulaklak, tuturo ako kayo. Lahat ng pangalan ng rose, lahat ng pangalan ng bulaklak, itanong nyo sa akin, walang problema. Lahat ng pangalan ng gagamitin sa paggagawa ng bulaklak ay pwede kong ituro sa inyo. Kung ako ang tatanungin nyo, ako ba ay nag-aral? Hindi kanyang nasa likod ko. Hindi kasi ako gumamit ng microphone. Kung ako ang tatanungin nyo kung ako ay nag-aral, ang sagot ko dyan, wala. Wala akong pinag-aralan sa bulaklak. Ang akin lang ay sa tagal ng aking experience, memorize ko na lahat kung ano yung mga gamit, paano ang tamang pag-alaga ng bulaklak. So kung ako'y tatanungin nyo kung ilang taon na akong experience sa bulaklak, since 2009 nag-start na ako mag-bulaklak. So tuloy-tuloy na yon hanggang ngayon, wala nang hinto. Sa una, medyo mahirap. Pero kung malalaman mo yung mga strategy, makaka-create ka ng mga design, ay napakadali lang. Ang pagbubulaklak, hindi kailangan ng mataas na degree para matuto ka. Kailangan mo lang na matalainhagang mga disenyo, paano tayo gumawa, diskarte, at syempre kung nakaya ko at napag-aralan ko, bakit hindi na rin kaya. At ang kagandahan sa pagiging isang florist ay maganda ang sahuran dito. Depende rin sa company na iyong a-applyan. Syempre may company rin na hindi sumasahod at may company rin na advance yung sahod, di ba, Lods? Kaya kung tatanong nyo si paring Alger, eh hindi pa ka natatapos ang buwan, sinasahuran na kami. Tanong kayo. Magkano ba ang sahod ni paring Alger? Kaya lang matinding tanong. Sabi, hindi naman pagmamayabang, hey, makakabuhay na ng 3 asawa. Pero kami ang taong mga, kami ang lalaki na mga strict, talagang hindi namin ginagawa yan kahit. Yan talaga. Kumbaga kami ay tuwid. Nasa tuwid na daan kami. Tinuruan kami ng nanay namin para magmahal ng isang babae lamang. Diba, Lord? Tama, gitna. Ito rin mo hindi nyo tama.
So ngayon is nasa 95 na yung ating katanggalan ng freedoms. Kasi may isang salit na kami. Ang tunay na lalaki, maraming babae. Maraming babae na iiwasan para sa isang aalagaan. Okay. Makakaranasan talaga naman rin. Ayan na. Maliilis na yung ano, na rinig niya. Ha? Hindi ako may sabi nun. So, simulan natin yung paggawa ng ano. Yung ginawa ko kanina, yung paglinis, yung mga trabaho ng assistant, yung mag-apply ka ng assistant, kailangan marunong ka nun. So ito na ngayon, ang paggawa ng ating round. Okay. Since ang gagawin natin ay perfect na round booking, gumagamit tayo ng tape. So pag naglalagay tayo ng 5, 10 sa ating kamay, para hindi siya ano magbuhag-hag, dinalagyan natin ng tape. Kasi kung gusto nila ng medyo buhag-hag, bubukan ng konti, mayroong spacing, kahit bihira lang tayo maglagay ng tape. At saka kung magkapansin nyo, yung ating tape, kung saan tayo una naglagay ng tape, doon lang tayo hanggang matapos para hindi malinis. Kasi may mga ibang florist na dito rin lalagay, dito, kung saan-saan. Pag natapos, napakaraming tape. So, kung saan ang unang nilagyan ng tape, hanggang matapos doon lang yun para napakalinis. At pag naglagay tayo ng rope, kayang-kayang takpan yung tape na nilagay natin. Ito ay this is tadyo, this is base? 100 base. Ito ay sa base lang. Mas mabilis pa yung sa base. Left 4, no problem na. Left 4 inside yun na 50. Ito no problem, I'll change the other order. Thank you. Left 4 base. Wala kang assistant, wala kang makakalinis. Ang gagawin mo talaga, ikaw maglilinis, ikaw ang gagawa. Ganun ang nangyayari. Pero since kami ay busy-busy, ngayon lang na araw na ito, sa every Friday, yung aming mga mga brotherhood ng mga Muslim ay nagdadasal din sila. So kami, tuloy-tuloy ang aming production. Kami ang naiiwan dito para gumawa ng mga bouquet. Kung napapansin nyo naman sa mga may experience na sa florist, yung pag-receive ko ng bulaklak is nasa ilalim. Tingnan nyo, sa ilalim pa ganyan. Huwag nyo ilagay sa ibabaw. Kasi napakasakit yan dito sa may thumbnail. Nakakarinit yung ano yung mga may experience na sa bulaklak. Kasi tingnan nyo, kahit maglagay tayo ng marami, ang ilalim kasi na ano, ang ilalim na daliri ay 4. Compare mo sa itaas, yung isang thumbnail lang ang meron, isang thumbnail. Isang thumb lang yung nandun. Samantalang dito sa ilalim ay maraming daliri, 4, sorry. Kahit maglagay ako ng 10, walang problema. Ilalim nyo, ilang lagay natin bago tayo magtitip. Habang tayo naglalagay ng ano, ng bulaklak ay iniikot natin yung ating bouquet. So kung kayo naman ay gagawa ng ano, ganito kalaking bulaklak, ganito kalaking bouquet, kailangan nyo ng unan. Kasi pag matigas to, kahoy, lamisa, ang mangyayari, madideform yung ating mga petals, magkakaroon ng black. So, napakapangit tingnan. Hindi katulad ngayon, kahit nakahiga yung ating bouquet, nakalapag sa ating unan, matapos yan, talagang walang galos yan. Kasi yung ating unan, napakalambot yan. At kung kayo nagtatanong kung saan ko ito binili, pinulot nyo lang yan sa basurahan. Diba, Lodge? Tama, Lodge. So, kung nagustuhan nyo yung aking ano, video,
huwag niya yung mag-atubiling mag-subscribe. At kung hindi niyo nagustuhan, mag-subscribe pa rin kayo. Ayan. Tapos. Perfecto. Ayan ha. Ganda. Rosita Gendila. Yung cut natin doon. Memorize ko na yun kung gaano kahaba yung ating base. Dapat hindi maikli, hindi rin mataas. Katapos natin, katapos natin patulan, ang ating gagawin ay lalagyan natin ng rope. Sa mga nagtatanong ilang oras ba ginagawa yung bouquet, naroon bouquet sa base. So makita nyo naman, walang edit ang aking video. Hindi siya maabot ng 20 minutes. Ako yung naglinis, ako ang nagtanggal ng petals hanggang sa finished product. So ganun lang kadali. So yan. Ang kailangan natin gawin is hugasan natin yung steam. Kasi meron din mga tartar na pagputol natin yung mga tira-tira para mahulog dun sa tubig. Oh. Walang tubig ah! Lods! Lods, ano lang sa payo? Wala dito yung mga taga-ugas namin ng base. Nagdarasal din. So, so yun lang. Maraming salamat. Sana mayroon kayong natutunan sa videos na ito. At hindi lang puro kalukuhan ang iyong pinapanood. Mas maganda yung pinapanood nyo, may aral. At makakatulong din sa inyo. Sa mga nasa abroad dyan, sa Pilipinas, kung gusto nyo mag-twist ng trabaho bilang isang flower maker or florist, ay handa ako kayong tulungan para sa aking mga natututunan, nalalaman sa paggawa ng bumaklak. Pwede nyo gawing negosyo, mag-surprise kayo, at pwede kayong mag-apply sa abroad. So, ayan, isayos yung konti. Tapos, ayan, ready for deliver na yan. So, ganun lang kadali. So, lagay ko na ito sa, ano, lagay ko na ito sa, doon sa loob, sa picture area. At, so, puro soso yung aming nasabi. Pensya na kayo, wala pa kong kain, kaya nagugutom pa yung gagawa ng bulaklak. So, magandang araw! I love you sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe at sa mga hindi nag-subscribe, I love you pa rin!